Pagkatapos ng chikahan tungkol sa career at love life, itutour naman tayo ng Kapuso actress na si Shaira Diaz sa kanilang bungalow house. Pero let's all say hello daw muna sa kanyang cute na fur babies. Crossbreed sila ng Pomeranian at saka ng Pug. Ulila na sila. Tapos meron ka rin huskies? Yes, Siberian huskies. Wow, ang gaganda naman nila. Si Kakay at saka si Cloud. Mahigit 2 dekada nang nakatira si na Shaira dito. Balita ko may mga napagawa ka na rin daw yes, dito. Yes, ano actually, ba ito dati? Sige nga. Itong floor namin, ngayon tiles na siya, pero dati simento lang yan. And then itong bintana namin, kahoy lang siya dati. Kaya lang, parang lumambot na yung mga kahoy, nabulok na. So, nag-decide ako na ipa-sliding na para rin maging maayos so, na. So, ito ang katas ng showbiz. Yan, yung ayan, mga napaganda na. At saka yung pintura. Oh. Actually, alam niyo po, ako yung nagpintura niyan. Si Shaira, napakabait na bata. Maaalalahanin. Sa pamilya, lalo na sa pamilya niya. Ang dami naman ito! Yes! San mo nakuha to? Yung iba sa mga pageants, yung iba sa volleyball, pero mostly volleyball. Grade school pa lang si Shaira. Sumasali na siya sa volleyball tournaments at pageants. Sporty na, beauty queen pa. So competitive volleyball player? Sobra, sobra. As in lumuluhod, dive. Bata pa lang, sanay na raw si Shaira sa competition games. Anong trip ang laruin nun? Iba-iba, bangsak, patintero. Anong bangsak? Yung magtataguan. Oh, okay. Okay. At ang mga kalaro niya, ang dalawa niyang kapatid na lalaki. Middle child ka, you are the only girl, tama? Yes. Pero may pagka-boyish ka. Akala nga ng nila, ng lola ko din, na na lalaki akong tomboy. Kasi nga, puro panlalaki yung larong alam ko, batang kali ako, tas puro lalaki yung mga kaibigan ko. Ang mga magulang naman ni Shaira, isang seaman at isang housewife. Ang family life ba, was it comfortable ever since? Or may mga struggles din sa family life? May mga struggles din kasi may time na parang yung dad ko, di ba seaman siya? Tapos may time na parang tumigil mag-sail yung barko. Kabaon-baon kami sa utang. Taong 2016, nagkaroon muli ng malaking dagok sa pamilya ni Shaira. Yung dad ko, hindi ko alam, midlife crisis. Basta ayun, meron na siyang iba. Are you still in touch with your dad? Hindi eh. Siguro ang pinaka-nakakausap niya lang yung kuya ko, ka-text niya. Kasi ako parang may tampo, may galit, may sama ng loob. Gabi-gabi, bago ako matulog, humingi ako ng tawad kay God. Sabi ko, Lord, sorry po, alam ko po masama, pero sorry, hindi ko pa rin din po kaya. Kaya hindi ko maiwasan na may sama pa rin ako ng loob sa tatay ko. Pero kahit na may personal na pinagdadaanan si Shaira, hindi naman daw niya hinahayaang mabawasan ang kanyang fighting spirit pagdating sa kanyang life goals. Sa eskwelahan, anong klase namang estudyante si Shaira? Proud ako dyan kasi itong year na to, pinagsabay ko yung showbiz tsaka yung pag-aaral. So nag-enroll ulit ako, first year ako, marketing management. Si Shaira na rin ang tumatay yung breadwinner ng kanilang pamilya sa ngayon. Si ate po ay sweet at sobrang bait at caring na ate po sa akin. Siya po yung nagpapa-aaral sa akin. Ano pang pangarap ni Shaira para sa pamilya? Pangarap ko na mabigyan sila ng bahay. Yung komportabling bahay, yung may sari-sarili kaming kwarto. Kasi kami ngayon, magkakasama lang kami sa isang kwarto. Ni-request ko sa kanila yun na kung okay lang sama-sama para makatipid sa kuryente kasi nga ako lang nagtatrabaho ngayon. Maabilidad at madiskarte na raw sa buhay si Shaira mula pa noong bata. Elementary pa lang ako noon, yung mommy ko kasi nag-aral siya sa TESDA ng mga baking, yung mga ganyan. So, nagbe-bake siya ng mga yema, chocolate crinkles, gumagawa rin siya ng shomai, yes. Mga pili tart, mga ganon. Tapos, binibenta ko yun sa school. Pwede ba nating balikan yung face na yan ng buhay mo? Pwede. Gumawa tayo ng isa doon sa mga binibenta Sige. Mo. Ano gagawin natin? Siguro yema na lang. Yema. Oh, that's my weakness. Let's go. Okay. Kaya naman pala pagdating sa diskarte, alam ko na kung saan ka nagmana. Hello, Mommy! Hello, at parehong maganda. At ito yung isa sa mga binenta mo. Yes, isa yan sa mga binibenta ko. Ano ang sikreto sa yemang yan? Sige nga. Ano bang ingredients niyan, Mommy? Ito yung mga ingredients. Egg yolk. Nuts? Nuts. Nuts. Unsalted. Nice. Butter. Ay, sarap.
Gaya ng nakagawian nila, ang kanyang ina ang gagawa ng yema at si Shaira ang magbabalot. Matigas-tigas. Actually, medyo nga umu-okay. Mami, pwede na ba tikman to habang nagbabalot kayo? Ha? Magkano kita mo noon, naalala mo? 500 siguro, no? Talaga? Alam mo nabibenta? Nagbibenta ka pag recess? Binibenta niya marami. Iba-iba eh. Tatlong sino ang customer mo? Teacher? Estudyante? Mga classmate ko. Sabi ko, pag kayo hindi pambili, hindi tayo bate. Sayang yung balot natin. Kamusta po? Kamusta? Sarap. Kanyang-kanyang. Sarap na. Thank you, Mami. Ito na ang yema. Bili-bili na kayo. Yeah, 5 piso lang. Masarap na. Mabubusog pa kayo. Yeah. Papatunay si Shaira na kapag gumawa ka ng mabuti, lalo na kung para ito sa iyong pamilya, samahan pa ng pagsusumikap at panalangin. Magagawa mong maabot ang iyong mga pangarap at hangarin. Anong aral ng tunay na buhay ni Shaira? Para sa akin, magsikap ka lang kasi lahat ng yan babalik sa'yo. Lahat ng yan, ibibless ka ni Lord ng doble-doble kapag alam niyong mabuti ka sa pamilya mo.